At kaugnay pa nga rin sa usapin sa sakit na tigdas, makakapanayam natin si Undersecretary Ted Herbosa ng Department of Health. Magandang umaga, Undersecretary Herbosa. Magandang umaga, Howie. Thank you for inviting. Yeah, so bago kayo tumugon doon sa mga sinabi ni Dr. Rustico Jimenez ng Philippine Hospital Association of the Philippines, ano ba nga muna ang measles outbreak? Kailan ba sinasabing may outbreak ang isang illness? Ang isang illness depende sa prevalence ng sakit na yon, kagaya ng polio. Eliminated na po ang polio dito sa Pilipinas dahil sa vaccination campaign din natin at ng private sector, yung Rotary. Magkaroon lang tayo ng isang kaso ng polio, ang tawag po doon ay outbreak. Kahit hindi kumalat? Kahit hindi, pwedeng kumalat na kasi yung isang yun. Ayaw. Kaya outbreak yun. Sa measles po, nung taong 2012, sa buong NCR, we only had 25 cases of measles. Dahil po doon sa sinabi ni Dr. Rustico Jimenez na ang pamahalaan, tuloy-tuloy ang kampanya sa pagbakuna. Yung Ligtas Tigdas program. And in 2012, we only had 25 cases sa ano. Kasi noong 2011, yun yung taon na nagkaroon tayo ng supplemental immunization activity. 95% ng lahat ng bata, tinarget namin, bigyan pa uli ng booster ng measles. So the following year, talagang bagsak. Itong 2013, sinusubaybayan na yan. Nung sa buong taon, sa buong Pilipinas, nagkaroon na ng 1,700 cases na confirmed. Mm-hmm. So, pumangalawa doon, ang NCR, 400 cases. So, yung sinabi kong dating 25, mataas. So, ngayon, ang definition natin, pag gusto mo yung technical definition, kasi karamihan ng tao ginagamit yung outbreak, ang intindi nila yung sine sa Hollywood na outbreak. O pa, nakakatakot yung salitang yan. Yung may Ebola na madaming namatay. Parang epidemic. Nakasuit sila, oo. Mm-hmm. Yung outbreak, clustering muna yan. Sa isang barangay, may cluster of cases. Tapos, outbreak, madami na doon sa buong barangay. So, ang definition ng measles, isang kaso ng measles sa isang barangay, one case every week for 3 weeks continuously. Yun ang outbreak? Oo. Pagka, ibig sabihin nun, yung measles virus umiikot doon sa mga kabataan doon. Hmm. But that's still something to be alarmed about. Correct, correct. Diba? Oo. Kaya nga nag-announce din kami. Kaya mali din yung sinabi ni Dr. Jimenez na hindi gumagalaw ang Department of Health at hindi tunuloy yung dating programa. Napakalaki po ng budget ng measles ng immunization program ng Department of Health. Almost 2 billion pesos. Pero nabanggit nga niya po yung pangangatok sa tahanan, which I think some local government health workers are doing now. Ano ba yung programa? Di ba pinapupunta niyo yung mga nanay kasama ng mga batang babakunahan sa mga health center? Correct. Pero ngayon, parang mas naging agresibo, nagpupunta na sa mga households. Kasi ang nalaman namin na marami din mga nanay na siguro out of lack of awareness din. Hindi dinadala yung mga anak nila sa health centers for maganda immunization. Yung sinabi mo kasi dapat malaman ng publiko. Sa normal day-to-day, meron tayong talagang routine immunization. Ang bata, pagdating ng 9 years old, yung pagpinanganak niya, may binibigay ng bakuna dyan. Hepatitis B, oral polio, BCG, DPT, yung mga, sa mga sakit. At bago siya dumating ng 1 year old, between 9 to 11 months, dapat siyang idalin sa health center at bigyan ng measles vaccine. At uulitin po ito about 2 to 3 months later, yung tinatawag naman na MMR. Yung measles, mumps, rubella vaccine. So dalawa pala yung dalawa vaccination yun. Booster ng na yung pangalawa doon, no? Pero kung yung isa lang, halimbawa, yun ang problema natin. Nawala ng oras yung correct. Nanay, di ba? Naglalaba, etc. Hindi kaya, madala doon sa pangalawa. Kaya binibigyan ng booster para yung epekto ng bakuna ay umakyat ng 99%. Kasi may pangatlo pa yan bago pumasok ng school. At about 5 or 6 years old, binibigyan uli namin ng booster. At yung ibang bansa, nagbibigay pa at an elder age before mga 10 years old. So linawin po natin, yung measles vaccination pala, is hindi lang isang injection. Oo. Tatlo pala ang kailangan. Tatlo ang kailangan po. So posible kayang doon nakakalusot yung mga nagkakasakit? Posible po. Ang ating immunization rate sa buong Pilipinas, pag binibilang namin, yung tinatawag namin FIC, fully immunized child. That means nakuha ng bata at sumunod yung nanay. The full range na binaano ng batas at tinasabi na expanded program of immunization. 84% po. Ang coverage. So, national average yun. May mga lugar mas mababa. Nasa 79%, merong 80%, merong nasa 90%. Pero nationally, nasa 84% tayo. Pero yung 16% na hindi nako-cover, I mean, in a country of almost 100 correct, million, madami yun. Halos millions na rin yun. Kasi ang
ang immunization, para maging really effective, dapat ma-cover mo ang 95% ng population. Mm-hmm. Pag nagawa mo kasi yun, continuously, 95%, 95%, ma-eliminate mo yung mga disease, kagayang nagawa natin sa polio. Okay. Pero kahit na-eliminate na natin yung polio, notice, nagbibigay pa rin kami ng polio vaccination continuously. So that's kasi itong virus, matapang yan eh. Kung minsan bumabalik yan, kagaya nitong ibang bansa, nitong nakaraang taon din, itong 2013. At pwede rin galing sa ibang bansa. Nagkaroon ng mga outbreak din sa Amerika, sa Wales, sa Australia, sa Pakistan. So wala pang global eradication. At correct. Habang wala pang global eradication, it can easily be introduced. Tama, into the kasi ngayon, sasakay ka lang ng airfare na mura, makakalipat ka na ng ibang lugar. Mm-mm. So pwede mangyari. Pwede ka mahawa sa ibang bansa. Correct. Yun ang isa, no? Air travel. Pangalawa, yung pag may mga disaster. Kasi pag may disaster, nagpupulong-pulong yung mga bata na may vaccine at walang vaccine sa isang evacuation center. Okay, nabanggit niyo yung disaster. Okay, maraming nagpunta sa Maynila. Ang mga Yolanda victims, no, nawalan silang bahay at sumakay ng C-130, naglanding dito at yun nga, nag-i-interact na sila, nag-mix na sila sa mga tao rito sa Maynila. Posible kaya nanggaling sa kanila? Isa po sa mga teorya yan. Pero nung sinusundan namin itong datos, ang nag-umpisang outbreak nung Abril sa bandang Laguna South. At ang sumunod, yung Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque. Tapos ito lang mga bandang November, nakikitaan itong mga Manila, Caloocan, dun sa Port Airware, marami. So, may mga cases din kami sa San Lazaro na nanggaling talaga doon sa Leyte at Tacloban. So, totoo rin na pwede yun. Pwedeng doon nanggaling. Pero hindi namin biniblame yun. Kasi sa akin, ang talagang kulang pa rin dyan, kumakalat pa rin yung virus kasi maraming bata na hindi nabakunahan. Okay. So, sinasabi niyo na nung taong 2012, napaka-konti ng mga kaso, pero tumaas. Sinabi niyo, umabot ng 1,700 last year. The whole country for one year. The whole country and then 400 sa NCR. And mukhang, yun nga, sinasabi niyo, may current outbreak ngayon. Correct. So, bakit may outbreak ngayon? Okay. Ang outbreak number one, siguro dapat ipaliwanag ko rin na dahil meron kang padami ng padamihan, every 3 years kasi naggagawa kami ng tinatawag na supplemental immunization activity nga. In 2011 yung huling ginawa natin yon, kaya bumagsak siya sa 2012. So 2014, ngayong taon, nakaschedule kami sa September. Actually talagang schedule dyan. That is now recommended worldwide. Lahat ng bansa ginagawa yan. Kasi may target tayong ma-eliminate yung mga sakit na yan by 2015. In fact, na-announce na nga nung kasama ko si Asek Tayag na imi-measles free namin ang Pilipinas by 2017. And kaya po yan. Basta tulong-tulong lahat, ang private sector, ang government, ang mga magulang, na talagang kumpletuhin yung bakuna sa lahat ng sakit, hindi lang sa measles, sa lahat ng preventable sakit na makayang gamutin ng bakuna. So, pwedeng sabihin na parang may silver lining itong current outbreak dahil lalo naging agresibo ang correct. Department of Health. At saka, so how widespread itong drive na mag-house to house? Kasi okay. Nga sinasabi mo nga, pinapupunta sa health center yung mga nanay, pero mukhang may mga hindi pa rin nababakunahan, kaya pinupuntahan na lang sa bahay. Siguro gusto ko ipaliwanag, yung house to house, ginawa yan nung August, yun ang hindi alam ni Dr. Jimenez, na nung August, nung September at November, iba't ibang... Nationwide ba ito? Sa National Capital NCR. Region. Nag-umpisa na kasi nga lumabas na yung datos na merong dumadami, may clustering of cases. So August pa lang, may outbreak na. Door to door na. We gave out about 500,000 doses of vaccines. At pinuntahan yung area na may nakikita kang cluster of cases. So, ano yun? Para masugpo mo yung... So, ano yun eh? Yun ang ginagawa pag may outbreak. Pag may outbreak ka, you can do door-to-door, pero kailangan gawin mo siyang mabilisan. Kasi hindi po pwedeng makaiwan ka lang ng iba, tuloy-tuloy yung dami. So, today, hindi naman kami nag-recommend ng door-to-door, mass immunization na ang ginagawa namin. Nilakihan namin yung, ano yung kaibahan mga mo? Bata na bibigyan. So, yung mass immunization, sinasabi mo, hindi yung door-to-door. That means, pinapupunta sa isang lugar. Lahat binibigyan na lang. Kasi nga, para makover mo lahat ng mga bata. Okay, may mga cases ng adults, no, grown-ups. May mga prominent cases pa nga. And in fact, may mga kilala ako na nagsasabi na hindi ko alam kung nabakunahan ako ng correct, nanay ko. So, how about adults? Actually, yung bakuna sa measles, nag-umpisa lang yan in 1963.
at yung MMR in 1971 yata. Oh, pero yung universal, and, recent pa yun. Mas, itong program na may three programs, mga 1980s na lang yan, mm-hmm. 89 yata yan yung may booster dose. Mm-hmm. Kaya nga nung araw, pagka nagka-measles ka, ang sasabihin sa'yo ng nanay mo, punta ka dun sa kalaro mo, may tigdas. Para mahawa ka na, hindi ka na magtigdas. And that's called natural immunity. Kasi dalawang paraan para makuha mo ang immunity sa isang sakit. Magkaroon ka ng sakit na yon, ng tigdas, at mag-recover ka. May lifelong immunity ka na. Itong, kasi hindi umuulit. Oo, hindi na uulit. Ang isa lang yung virus niya. At yun ang magandang balita na report na sa amin ng RITM na itong umiikot na virus, epektibo yung vaccine na binibigay natin because it's the same and virus. And this is not a new strain. It's not a new strain. Kasi yun, confirm ko na yun. May rumor na ganun eh. May rumor din. Lumabas din sa media yun na baka bagong strain. Pag bagong strain, nakakatakot yun. Kasi pero yung, so hindi. Na-establish na hindi. Okay. Kasi pagka new strain, yung vaccine na binibigay natin, hindi siya epektibo dun sa new strain. Kasi new strain siya. Pero i-announce ko na, hindi siya new strain. So yung vaccines na binibili ng Department of Health at binibigay sa mamaya, effective siya. So yun ang talagang importante, magkaroon ng kampanya na lahat ng kabataan between, ngayon binaba namin to 6 months para makover mo lahat. So balikan lang po natin yung mga adults. No? So mga adults pwede rin mag-avail ng libreng immunization? Hindi na namin recommended yung adults kasi ang risk of death doon sa napakabata, yung under 5. So sa mga adults, okay lang na magkaroon sila ng tigdas? Oo, kung hindi pa sila nagkatigdas, dapat kasi nga magkatigdas na sila para immune na. Immune na sila. Because chances are, makakasurvive sila. Oo. Kasi may mga dangers, may dangers din ng permanent damage ng measles. Blindness, for example. Very rare yung case na gano'n na adult nagka-measles. Baka hindi siya measles. Hmm. Baka yung other viral illnesses na looks like measles. Kasi meron siyang mga kahawig na viral illness, yung German measles, yung roseola, yung iba-iba pang viral exanthem na nangyayari. Itong offer ng Private Hospitals Association of the Philippines na magpatulong, pwede kayo magpatulong sa mga private hospitals, ano bang pwede nalang maging role dito sa measles outbreak? Well, actually, yun nga ang sinasabi namin, yung 84%, yun ang bilang namin doon sa public sector. Actually, yung mga magulang nagdadala ng mga anak nila sa private pediatrician, sa private hospital. So, ang worry ko ay yung other 15%. Kung meron tayong tala, so hindi bilang yun. Maganda, bigyan nila sa amin yung tala nung binabakuna nila sa private hospital. Kasi yung mga private pediatrician, hindi naman nagsasubmit po ng tala sa Department of Health. So, ang tinatala namin yung sa health center at yung mga bakuna na naibigay namin. So, posibleng mas mataas pa yung coverage nationwide. So, ang sinasabi niya, yun lang ang coverage ng DOH. Wala pa yung private sector, private DOH hospitals, local government nagpupunta sa mga private doctors nila. Uh-oh. Hindi yun binibilang dun sa 84% coverage. Correct. Okay. So, maaaring mas mataas. It's surely mas mataas pa. Siya. Yes. Okay. Thank you for that clarification. Maraming pong salamat, Undersecretary Tere Herbosa ng Department of Health.